Recovery H, your boy Abits. Kasama ko ngayon mga pangit. Kung kamag-anak. That's all. Bye-bye. Hindi mo alam yung simple word na yun, yung pala ang magbabago ng buhay mo. Gusto mo lang manahimik, ha? Kamakailan lang, pinag-usapan natin kung paano ba mag-cut ng expenses ang mga college student despite of their different circumstances. Sa pamamagitan lang ng 5 basic strategies, makikita niyo yung link sa taas. Pindutin niyo yan. No! God, please, no! Wala nang pasikot-sikot at paligo-ligo pa. Let's dive in! Sa pamamagitan ng video ito, malalaman ng iba't ibang tao, especially ng mga magulang natin, kung ano ba yung ginagawa natin sa side hustles para makatulong or para magkaroon tayo ng pansarili nating mga budget nang hindi naapektuhan ng ating buhay bilang estudyante. Gola lang yan! Kung isa ka sa mga gumawa ng pangaparaan na to, itag mo yung magulang mo para malaman nila na ito yung ginagawa mo. Para hindi nila masabi na ikaw ay ganito lang, nag-aaral lang para sa kung ano-anong kalokohan. Diba? Oh God! Oh God! Sabi na sa kanila na, Mapa, this is what I'm doing aside from studies. Tsaka paghingi ng pera sa inyo. I don't mean to offend any parents out there, but gusto ko lang ma-share sa inyo na ito rin yung ginagawa ng mga anak mo para makatulong sa inyo. That's it. Tanggalin mo sumagot. Halakas makasa. So these are the 5 basic student hustles that we usually do to make budget for our daily expenses. Unang-una sa ating listahan ang pagpasok natin sa mga part-time jobs na fit sa ating school classes. Hindi totoo yan. Tayong mga estudyante na naghahanap ng ganitong trabaho ay suking-suki na mga nagkalat na fast food chains. Ngunit sa kabilang banda, may mga kapwa estudyante tayo na hindi fit or hindi bagay sa kanila ang ganitong uri ng trabaho. Dahil bukod sa mahirap na, ay kaya pa nila dapat pagsabay ang kanilang pag-aaral. Pangalawa, ang pinaka-typical na makikita natin sa loob ng classroom, ang pagtitinda ng kahit anong produkto. At masaya akong napabilang sa mga estudyanteng gumagawa nito. Maaaring damit, pagkain at kahit ano pa ang mga gamit na kaya mong itinda. Huwag mo lang susubukang ipautang dahil talagang malulugi ka. Charot lang. Ba't ako mag-relax? Titindihin ko pa. Titindihin ko pa. Araw-araw. Para walang makahabol. Gusto mo lang malahimik, ha? Napaka-typical na tong ginagawa ng mga estudyante. Kaya minabuti kong lagyan ng konting twist ang pamamaraan ko ng pagtitinda. Simple lang naman ang ginawa ko. Nagdala ako ng samples ng products, my PowerPoint presentation, at pumunta ako sa mga classroom as section na maaaring interesado sa dala kong produkto. Simple lang naman ang product ko dahil ako ay isang drafting student at require sa amin ang gumawa ng isang residential house na miniature. So yun ang tinitinda ko, furnitures at mga materials sa paggawa ng miniature. Ang pangatlo naman sa ating listahan, ang scholarship. Marahil magtataka rin ang iba sa atin kung bakit kabilang ang scholarship sa 5 hustles. Ito kasi yan. May 3 prosesong pinagdadaanan ng isang estudyante bago siya magkaroon ng scholarship. Una, ang tinatawag na application. So madali o mahirap ang application? Siyempre mahirap po ito dahil hindi lahat ng a-applyan mong scholarship ay tatanggapin at papasa ka. So, paano ko nasabing mahirap yung application? Dahil ako po ay nakatatlong attempt ng scholarship sa iba't ibang sangay, ganun. At 3 proseso rin yun ng paglalakad ng mga papeles. Pangalawa naman, ang pag-maintain ng standard grades. So, mahirap ba ito or madali? Siyempre, mahirap rin siya. Alam ko na kung paano maging successful, diba? Ba't pa ako mag-relax? Dahil lalo na kung mataas ang standards ng grades na hinihingi ng scholar mo. Siyempre, tandaan mo na meron tayong part-time job, diba? Hati yung oras natin. Ang pangapat, ang pagsali natin sa mga school contests.
Dito naman sa pang-apat na kategorya, masusubukan ang ating skills at confident na ating daladala. Hindi rin minsan nagiging fit or nagiging tugma ang gawain ito sa mga taong walang lakas ng loob or wala namang gaanong skills. Huwag kang mag-alala, malamang sa malamang ay may nagawa ka na sa mga naunang tatlong kategorya. Marunong ka ba mag-drawing? Yung sobrang realistic talaga. Katulad nito, gawin nating sobrang realistic. Charan! Ayan, nagawa na siya. Umagalaw-galaw pa. O baka naman may hidden talent ka sa pagsayaw. O baka naman may tinatago kang talento sa pagkanta. Pwede ka sa banda or sa singing contest. In exchange of prizes like money or food. Ang lima sa ating listahan, ang homework that really works. You know what I'm saying? Hindi ako nakatulog. Nagsisimula pa lang success, bro. Ito naman, sa panglimang kategorya, gumagawa tayo or ginagawa natin ang assignments or projects ng iba in exchange of money. Awful man siyang pakinggan, pero nagiging beneficial din siya in work parties between me and the students. Napakalaking tulong nito sa isang estudyante na nagra-rush or marami siyang deadline na kailangan i-meet at hindi niya matapos or hindi niya magawa for some sort of reasons, like isa siyang working student. Most of the students na natutulungan ko ay mula sa elementary or high school in terms of their assignments or projects, ganon, arts and whatsoever. Mismong ako na rin ay nakapagpagawa na ng projects or assignment para maipasa ko ng nasa oras dahil nga nasa rush ako or some circumstances na meron ako nung mga araw na yun. For some students and teachers, this technique is really forbidden to them. Kasi nga naman, hindi authentic yung creativity and efforts na nakapaloob dun sa assignments or project. But then again, we have unique perspective about this. And that's the end of our video. Salamat sa panonood, man. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko, sa mga classmates ko, at sa lahat ng mga naging parte ng video na to. Maraming salamat. This is Runa si Abitona. Peace, yo. Out.